Lalaking inakalang patay na ng kanyang mga kaanak, buhay pa pala at umuwi sa kanilang bahay sa Sual, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Gulat at takot ang ilang residente sa barangay Sisilangin, Sual, Pangasinan nang umuwi sa kanilang bahay si Eduardo Gilia Sr. Ang alam kasi ng lahat, patay na si Eduardo na nilamayan at inilibing na rin sa sementeryo. Gabi ng August 4, 2024, nang may matagpo ang kalahating katawan ng tao sa dalampasigan ng Burgos, Pangasinan, inangkin ng pamilya Gilia ang bangkay na sa paniniwalang siya si Eduardo ang nawawala nilang kamag-anak. Kinuha nila ang kalahating katawan ng August 5, inuwi at pinaglamayan ng dalawang gabi bago ilibing noong August 7. Akala ko kasi talagang patay na kasi lahat ng mga paa niya, may allergic din siya, may allergic din yon po. Kaya yon talagang sabi ko siya. Buhay na buhay at healthy pa si Eduardo. Umalis daw siya ng bahay noong August 1 matapos makatampuhan ng kanyang misis. Sabi nila, multo-multo sabi nila sa akin. O, sabi niya, bakit ka na buhay? Inilibing ka na. Bakit ka na buhay? Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon, sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, hindi ako patay, sabi ko. Nanlulumo ngayon ang pamilya Gilie dahil sa malaking halaga ng pera na nagastos nila sa lamay at pagpapalibing sa maling bangkay. Sa ngayon, nakalibing pa rin sa sementeryo sa Sual ang mga labi ng inakalang si Eduardo. Ayon sa Burgos Police, may dalawang pamilya mula Dasul at Zambales ang nagkiklaim sa bangkay. Pero para siguradong matukoy ang totoong kaanak ng bangkay, magsasagawa raw sila ng DNA test. Buti na lang daw, hindi pa nagpupunta sa munisipyo ang pamilya Gilie upang ideklarang patay na si Eduardo. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North, Sancha, Luzon.